Toy! What? Okay, aga-aga mo nandiyan ka na sa baba. Mag-inom mo akong kape. Ay, ma! Masunutin na ako doon. Hindi ka ba susunod? Eh, pulit na ako mo kape. Uutin pa na ako doon. Baka nga mimili ito, ha? Mamiha, saka! Iyade ko nga din sa masabi sa mama mo. Aba! Nalaban na, ha? Saan nga nabigyan sa pindoro ko? Saan nga ako sinabibiro lang ko na ako. Nahan ang pangako mong magpapakabuti habang pinagbibigyan lalong nawiwili. Lagi nang nababalik itong aking daddy at laging minumura ang kawawan baby. Kay tanda mo na ay baby ka pa ang aking paa tunay hong mahina pa. Dapat ay sinisiki ay yan o ang mabuti ibig o ay sinisiki o sinisikitik. Ang batang katulad mo'y consumisyon lamang manakas at tatay mo kung nangangatwiran. Bakit ba nyo mang nano inagagalitan ang batang-batang paslit at wala pang malay? E papanyo ho, utos ng utos, at nakabalik, pag minsan din nagsunod. Kilos, may pampabwisit at ligit ka ng ligit lakas, may itik-itik na nakabubwisit. Nahan ang pangako mong magpapakabuti habang pinagbibigyan lalong nawiwili. Lagi nang nagbabalik itong aking dati at laging minumura ang awawang baby. Kay tanda mo na ay baby ka pa ang aking paa tunay humahina pa. Dapat ay tiki-tiki at yan o ang mabuti ibig o'y tiki-tiki o tiki-tiki-tik. Kilos mo'y pampabwisit at ligit ka ng ligit lakas o'y itik-itik na nakabubwisit. Tama ka na! Na nakaiinis! Sumarutin! Na nakabubwisit! Tama ka na! Na nakaiinis! Tama ka na! Na nakabubwisit! Tama ka na! Na nakaiinis! Tama ka na! Lalabak ka! Ay, 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 kabili ka ba? Wala na pang ahoy. Hindi ba yun anak niyo mang nano? Hindi ba nakikita at kamukhang kamukha ko? Inusin na niya dyan! Eh! Nasa na nasa! Nakadar at takanin! Ayaw ka ba tayo pang bumili na yung yun? Wala akong pere. Sino?
na, hindi niyo lang. Naku. Ayaw mo, ha? Pagkakas ang dalilang, ayaw mo, ha? Huwag pala, hinihilang niya ko siya. Manang-manak sa tatang mo, ha? Wala ng pintura. Wala akong pintura dyan eh. Bakit mo wala ng pintura? Marami ang pintura pero ayaw akong papilyan. Bakit daw ayaw? Eh paano, hindi niya pala binabayaran ng pintura na nakuha niyo ng araw. Kailan daw yun? Nung bago mamatay ng nanay. Eh panahon pa ng badyelan yun ah. Pinakalimutan ko na yun. Saan naman silang matatandain? Dang. Dang ka dang dang. O ano na naman? Panahon na pala yoyong nga. Hindi mo naman ako ikaw. Ang yoyoyo kong lalamunan mo, nakita mo. Bago, nigiri na. Alas, huwag mo ako ng kapisetan. Bago yung mga kalaro ko, binilan na yoyon sa atin nila. Puro luko-luko sa atin ng mga kalaro mo. Luko-luko, luko-luko yun, di nakakulong sila. Antayin mo, kukulong na sila. Bili mo ba, Giyolo? Ay, sige. Huwag mo ako ng kapit. Tarantari ka. Paano nga pala tayo magkapangungontrata ng pagpipinta ng nature kung wala tayong pintura? Huwag ko sa sarili ninyo. Siya ka pupunta dyan? Pupunta ako kay Ana Rosa. Sasabihin ko ako na magpipinta ng kanilang nature. Aba, sabi ni Ana Rosa, sila na lang magpipinta ng sarili nilang nature eh. Bakit naman mo ka pa sa akin? Siya nga pala, punta ka sa silong. Tignan mo kung meron pang natitira na pintura. Yung bang pintura ni isang taon? Apo! Taon, talenta! O ano? Hindi na ako pwede! Hindi pwede. Bantuan mo ng tubig. Pwede na yan. Eh, matigas yung talaga yan. Kahit na binantuan ko na yun. Tatlong beses ko na nabantuan ito eh. Hindi talaga pwede. Tingnan mo nga. Di bang hindi pwede yan? Tsaka hindi mo papayag si Alilos ang magpinta tayo nito na. Bakit ba ikaw ay nakikialam ka? Sabi ang mata ko. Hindi mo mapayag tang mapapagod lang kayo eh. Huwag kang magulo. Pero tang-talentang talaga may sinabi mo sinabi. Magulo, sabi. Bakit ka naman nagkaganyan? Eh, nagpapaganda lamang naman ako ng complexions para sa lakad natin bukas eh. Lakad bukas? Saan lakad bukas? Sa cemeteries, that's where. Apa, siya nga pala. Kailangan pumunta tayo sa pansyon para malinis yung nature ng tatay mo. Kaya, pupunta tayo na cemeteryo. Malayo pa naman ng Todo Los Santos eh. Ano bang malayo sinasabi mo? Ikaw ang taong pagka na lamang pupunta tayo doon, lagi kang tumututo. Lilinisin natin ang nature na tatay mo. Sumalamat na mga kanyang kaluluwa. Kanda araw po!
pa si Bitoy. Marota. Isanto. Marota. Manyo ka ito. Magandang maga po. Bala eh. Sa'yo ang bahala. Sumali na lang ang pinta lang ito. Saan lakad ninyo laki na ito? Mangungonsenta kami sa Sintimeryo, kuya. Sintimeryo? Sementeryo, Gunggong. Yun nga, Gunggong. Sino Gunggong? Ba? 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 Binira ako, binira ako. Kunti lang eh. Nagbibiruan lang ho kami. Eh, kanya ho ako nadaan dito dahil sa... Baka ako papipintahan ninyo yung inyong nature sa sementeryo. Para naman kayong bago ng bago. Hindi ba taon-taon talagang kami na naglilinis ng nicho ng asawa ko? Eh, baka lang ho ka ako sakali. Panatanong mo ng inay yung tang. Alam ko. Mabuti pa nga ako kayo inay sa tatanong natin. Bakit? Tinatamad ka ba, Eddie? Hindi yun naman tinatamad. Kung ayaw kang tumulong, akong mag-isa magpipinta ng nicho bukas. Ikaw kasi, Eds eh. Total, kahit sino maaaring makagawa nun. Kahit na bata. Ako na lang ho, Lola. Ganun nga, nene. Tayong dalawang lalakad bukas. Nanay na, parang nabibiro. Huwag mo akong langis-langis eh. Ako na lang maglilinis ng nicho, tapos. Tayo na, Bitay. Wala naman palang negosyo rito eh. Tayo na, Bitay. Alin na ako kami. Ay, nako. Sumama na naman yata ang loob ng tatay mo. Ganun lang ho yun, ay. Tangaligan na mo, eh. Yung uwi, hindi pa tayo nakapagpipinta ng nicho. Uwi na tayo. Sila-sila na lang nagpipinta ng nicho, tang eh. Mga walang kapwa-tao. Pinapatay ang ating negosyo. Uwi na tayo. Walang mangyayari dito. Bakit ba walang mangyayari? Mabuti pa, tang. Umanap tayo ng silang nicho. Aanin natin na silang nicho. Bak, tinan mo, tang. Lahat marunong magpinta. O, oh. Pero yung magkumpuni, yung magsimento ng nicho, hindi lahat marunong. May katiran din naman ang unggoy. Nuso na nuso. Pagana ba tayo ng sila ni Chetang? Hindi na kailangan sa iniisip kong ito eh. Bakit masama ba iniisip mo, Tang? Hindi. Magkakakwata tayo. Sumarosip! Umuwi na tayo ngayon. At magbalik na tayo maming gabi. O kanal, lakay mo abang mo. Gago! Sa laki-laki gunggong! Pahat bang lamis! Sirado, hindi ko malakon. Sira! Yung mga nicho! Anicho! Sira! Ay, baka talaga ninyong maadyo! Ay, wala mga talaga! Ay, nay! Nay! Sumpan niyo, Jose, kesa ano nangyari? Ano nangyari? Sira! Sira naman! Iyon ako, pinapalita ako sa kanila, Alin Rosa, kanyo yung napa! Sira ang nicho ng tatay ninyo! Ng tatay? Hindi ko malaman kung ano nangyari. Para ba mayroong bumagsak doon sa nicho ng tatay ninyo, yung mabigat, wasak, pingas. Oh. At hindi lamang yung nicho na tatay niyo, meron pang iba kong nakita doon na kusinan. Sino kaya ang kumuha ng mga yun? Mga vandals! Totoo yun! Teka, Eddie, utang na loob. Ngayon din lumakad ka, manap ka ng kantero. Kailangan magawa agad ngayon yun. Kaysa mahitsura eh. Magbibase lang ako sa mali. O, madali ka. Madali na, Eds!
Halim mo na kay Saitas. Kung bakit ko yun. Itong panahon to, ang daming mga tao walang hiya. Masama ang mga tao. Kaganyan ang inyong nicho. Ewan ko ba naman ho, lahat halos ng nicho rito, butas eh. Meron ba kayo nakikilalang kantero? Meron ho. May tawagin ko? Oo, pakidala nyo nga dito. Marami na tayo magagawang nicho. Bibilingin na akong maraming yoyo, Tang. Tsaka na muna yung yoyo. Punta muna tayo kay Alin Rosa. Saan kayo nagsila nito? Mga salbahe naman ang mga yun ah. Baton, sira. Bakit pare? Ano nga nangyari dito? Talaga mawawala nga. Pag nahuli mo, pilipitin mo lang. Aray nyo. Pilipit ka pa. Tayo na. Paparilyong, napano ni Chino? Oh, ewan ko ba. Pinatnan ko na lang ganyan yan kanina eh. Pero oras malaman ko kung sino ang may kagagawan nito, ipilipitin ko ang kanyang leg. Kung hindi may ito yung... Tayo na, tayo na. Pailan mo ako. Ni Eddie. Baka naman ang Eddie naanang panay. Taro po! Abay, Lola, Mami! Sikasanto, Sikasanto. Naro ba, Balain? Nahara po naman. Ano ba, Balain? Nakapagpapinta ka na ba ng nicho? Kala ko, Bay. Ngayon ang pagpapipinta. Nasira ho ang pancho namin, Lolo. Ano? Ganun nga ho. Akalain ba naman ninyo nadat na ko kanina nicho ni Precioso? Basag ang mga kanto. Wait. Ano naman ang nangyari yon? Mga vandals, Tang. Vandals? Mga walang ya. Dapat tulad sa mga taong yan, ilibing muna ang buhay. Balae, kantero ang kailangan ninyo. Malaki ho ba sira? Hindi naman ho gaano, pero masama hong itsura eh. Ayun nga, pinasundo ko na ng kantero si Eddie, hanggang ngayon naman eh, wala pa. Hindi ba marunong kayo magkantero, Tang? Pangalawa sa tubero. Ayun ang kantirya aking espesyalidad. Ganun ho ba? Nalimutan nga pala natin, Nay. Dapat ang tatanga na pasundo natin kay Eddie kanina. Maari bang gawin ninyo ni Chita? Bakit hindi? Kaso ayoko magpresenta sa biyanan mo. Baka wala siyang tiwala sa akin. Kung magsalita naman ito si Mang Nano, imbes na ibigay ko sa iba, edi kayo na ang gumana ng nicho ng asawa ko. Abay kayo eh. Pero kailangan ko lamang ho ang pambili ng materyales. Natao namang walang-wala ako ngayon eh. Aba oho, hintay na lang natin si Eddie. O, hindi na ho kailangan si Eddie. Kami lang ho ni Bitoy, kaya-kaya na namin yan eh. Bitoy! Boy! Hoy, hoy, hoy! Ay, anak! Masyado naman ito. Hiram ka lang eh, dadali mo ba? Ay, nakalimutan ko eh. Masyado yung tawagan. Bako kain kita dyan eh. Sinataw niyo ba ako, Tang? Uwi na ho muna kami ni Bitoy para maiayos namin ng mga kasangkapan. Mabuti pa nga ho, Tang. Bumalik na lang kayo mamaya. At marami kayong kukumpunin doon. Napakarami ho silang nicho eh. Kaya na. Kaya na, Bitoy. Marami tayong gagawing nicho. Yung bang tinukpong natin na maso, Tang? No. Hindi ho yun. wala ho akala nitong gunggong na anak ko, gagamitan namin ng masing nicho. Sige, sige, sige. Gumiri ka. Tayo na! Bibili niyo na akong yoyo. Yoyo, ikaw lalamunan mo ng bisa. Bakit kaya wala pa ang daddy mo? Titignan ko, Mami. Oo. Aba, Mami! Mami, ito na ang daddy, oh! Aba, may kasama ng babae. Babae? Sino kaya yun?
Sebs, ang swerte natin. Anong swerte? Maswerte tayo ang inainan. Eddie, sino siya? Siya nga pala. Siya si Merlin, dati kong kaklase, misis ko. Kumusta ka, Sebia? Eto, init na. Naparito nga palang tatang kanina. Ewan ko muna si Merlin dyan. Tatawagin ko, inay. Tuloy ka. Maupo ka. Salamat. Yan bang baby mo? Oo. Matagal na ba kayo magkakilala? Sino ng baby? Hindi, ni Eddie. Matagal na ba kayo magkakilala? Ah, oo. Very cute siya, no? Sino? Si Eddie? Hindi, ang baby. Ah? saan kayo una nagkakilala? Nino ng baby? Hindi, ni Eddie. Saan kayo una nagkakilala? Sa eskwela. Mukhang nahiya siya sa akin. Sino? Si Eddie? Hindi, ang baby. Ah? Bakit mo siya nakita ngayon? Sino ang baby? Hindi, si Eddie. Bakit mo siya nakita? Ah, nagkasalubong kami sa plaza eh. Ang gulat ko nga dahil matagal din kami hindi nagkita. 3 taon na. Na hindi kami nagkita? Hindi, itong baby ko 3 taon na. Alam mo, mahal na mahal siya ng kanyang daddy. He's a very devoted husband. At saka miski nakakakita siya ng magagandang babae, hindi niya pinapansin. Oh, how nice. Sino, si Eddie? Hindi ang baby. Ah. Ito na siya. Sino ang daddy? Hindi ang lola. Ano ba ito sinasabi ni Eddie na na-invento ka daw semento? Iyan nga ako ang sadya ko dito sa inyo eh. You means to say, Eds? Inventors siya? Inventors? Oo, bigatin yun eh. Meli, ikaw nga magpaliwanag sa kanila. May na-invento akong bagong semento na talagang napakatibay. Sa pamamagitan ng aking secret formula, ang alingmang bagay na gamitan ng semento ko ay hindi kayang sirain ng kahit na lindol, sunog, bagyo, o kahit na bagsak ang panambumba sakaling magkagera. Galing, ano na? Kung talagang walang pagkasira ang semento niya, aba edi, mainam lang gamitin sa nicho ng ama ni Eddie. Pero, baka naman napakamahal. Iyan pa nga ho ang inang nito eh. Kasi halaga lamang ng ordinaryong semento. Inay, sa kanya na natin paggawa ang nicho na itay. Aba, katrato na namin ng tatang Eds. Ang tatang? Naparito si Mang Nano kanina, Eddie. Pero, maaari akong bumili sa'yo ng semento at ipagawa ko sa balai ko ang nicho. Wala hong bisa ang semento ko kung hindi mismo akong gagawa ng nicho. May lilimo ako sa paggawa eh. Huw! Kung paano naman namin masisigurong matibay nga ang imbento mo? Maski ka mabaksa ka ng bomba? Never heard! Sebs! Magbibigay ho ako sa inyo ng demonstration mamayang hapon. May isa ho akong nichong nakahanda sa sementeryo. Bueno, total hindi pa kami nakakasara ni Mang Nano. Titingnan ko kung talagang mabuti yung inimbento mo semento. Kung ganun ho, magpapaalam na muna ako sa inyo. At mamaya na ho ako babalik. Balik. Ah, sige. Oh, hindi ba kayo nagsabi na kung gagawa na inyong nicho? Eh, bakit naman biglang-bigla kayo nagbago? Eh, ibig ko lang muna mong masubukan itong bagong semento ng kaibigan ni Eddie. Hmm? Hindi ko yata gusto i-sistema niyong yan. Kayong sumisira ng aking hanapbuhay eh. Aba, Manglano, huwag kayong magsalita ng ganyan. Eh, hindi pa naman ako nakikipagsarahan sa inyo ah. Ang sinabi ko lamang sa inyo. Oh, talagang napakahirap niyong kausapin. Bakit ko, inay? Bakit yung tatang mo? Magsara na daw kami ng nicho. Ako raw. Tinatambinan mo, ulianin eh. Eh, hindi pa naman ang nakipagsarang inay sa inyo, insakli, Tang. Ano bang insakli-insakli pa? Ay, dyan na kayo. Oh, napakahirap naman kausapin niya, tatang. Eh, pasensya na ho kayo, Nay. Eh, ano pa nga pa? Ano, Bitoy? Tang. Oh, bakit nakakalupot ang unuun niyo, Mang Nano? Nainiso ko sa mga tao rito eh. Walang isang pangungusap. Saan mo ba kayo galing yan? Ah, doon sa sementeryo. Ha? Nasiraan ho ba kayo ng nicho? Baka umari ako nang gumawa. Aba, wala man ho kong patay dito eh. Nagmiron lang ako doon eh. Nagsayang pa lang panahon ko sa pag-usap sa inyo. Tayo na, Bitoy. Ay, Tiang. 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 Ano ka ba? Gagawin na ba ko tayo ng nicho, Tiang? Mabibili niyo na ako maraming yoyo? Huwag mong kausapin pag gaganto mayroon itong ulo ko. Bakit ito, Tang? Nagbago isip ni Aling Rose. Bakit ito nagbago?
Eh, akala niya siguro hindi ko kayang gawin yung kanyang nicho. Wala siyang tiwala sa akin eh. Hindi maganap na lang tayo ng ibang nicho makumpuni. Total, marami naman tayo sinira eh. Ano ka ba? Sige, sige, pakawalan mo. Sige, birahin mo ako. Sige! Tara, simenteryo. Damn. Pahinga na dahil, pagod na ako eh. Init-init pa ng araw eh. Kung ako eh, napapaltos na itong ulo ko sa init, hindi na papahinga eh. Wala pa tayong kinikita, pahinga na. Eh, pwede, napapagod na ako. Kung puro kang pagod, baka... Baba, sige, sige, gumiri ka. O, yun, doon. Pahinga ka muna. Doon. Papayag pala, ang damang pasasat. Oh, dito, halika. Diyan. Diyan ka naman magpahinga. Ayaw ko ba kumiahas dyan? Bakit magkakaahas dyan? Sige, dyan ang slow. Dang place kong pala dito. Nakita mo na. Ayaw ka aalis dyan, ha? Antayin mo ako hanggang di ako dumarating. Aba! Dang! Sige mo ako, ha? Pauwi na tayo, ha? Alin dito yung sample nito yung sinasabi mo, Merly? Ayan, o. Ah, ito ba? Oo. Berto? Takpan mo muna yung nito at pagkatapos, ibaba mo itong mga kagamitan dito, ha? Opo. Gano'ng katagal ba yung demonstrations na yan? Des, sandali lang yan. Hayaan mo't mamadaliin ko. Sige, Berto, itapal mo na. Berto, simentuhan mo na. Gano'ng katagal ba tayo tatayo dito sa init? Pihong mamaya pa bago tumigas yan. Aba, hindi. Yan pangangaling ng sementong na-invento ko, Sebia. Madaling matuyo. Maya-maya lang niyang matigas pa yan sa bakal eh. O yan, tapos na. Tibay na kaya yung lagay na yon? Aba, oo. Berto, iabot mo yung kahon. Ilabas mo yung alambre. Susmagaw, Seb. Dinamita. Yan ba yung dala natin kanina sa jeepney? Huwag kayong kakabahan. Sanay tayo dyan. Ilabas mo yung dinamita. Eddie, dali mo yung alambre. Dali, magsilayo tayo dito. Naku! Sabar mo, Seth! Diyos ko! Eh, huwag mo pagdikitin yung dalawang alambre. Baka sumabo ang dinamita. Oo. Saan ko lalagay ito? Dito, dito. Baba mo dyan. Dali mo, Eddie! Baka sumabog ang dinamita! Tinaw doon ay! Huwag kayong kakabahan, Aling Rosa. Hanggang hindi na ididikit itong dalawang alambre, hindi puputok ang dinamita. Totoo ba yun? Ito, pagmasdan yung mabuti. Makita niyo't walang mangyayari sa nicho. Eddie! Eddie! Ang tatang yun, oh!
Ano ka mo? Hindi kita marinig. Halika dito! Dali, tatang, takbo! Dito kayo sa tabi namin, tang! Bakit ba? Ano ba nangyayari dito? Demonstrasyon ho yun ang sementong inimbento niya. Pasasabugin ang dinamitang nicho. Pasasabugin ang dinamitang nicho? Oho. Ah, ang nicho? Oho. Abay, si Bitoy, sinaro? Si Bitoy, ho? Oo. Oh. Abay, iniwan ko rin sa loob ng nicho, ah. Hindi naman namin nakita nung dumating kami kanina. Tinignan ba niya ang loob ng nicho? Hindi ho namin sinilip ang loob ng nicho bago sinaran. Sikuryoso. Ang kapatid ko? Nakulong yata sa loob ang kapatid ko. Hindi naman natin sigurado kung si Bitoy nga nasa loob eh. Eh, iniiwan ko rin sa loob eh. Sino ba may kagagawa no? Yan babaeng yan! Yan babaeng yan! Sige, yan, dito muna! Itong bro, doon ay kasalanan yung pala kung kami na sa loob. Teka muna, sir. Pero maniwala kayo, hindi ko akalain may tao pala sa loob ng nicho. Magdang sigurado ba ninyong nasa loob si Bitoy? Iniiwan ko sa loob eh. Nagmamadali kasi ako eh. How dare you do to my father? Bago kayo mag-away-away, eh, manong asikasuhin muna natin si Bitoy. Baka nga naman wala doon sa loob ng nicho si Bitoy, Mang Nano. Hanapin natin sa paligid. Ganun ko iniwan eh. Bitoy! 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 Talagang wala! Talagang nabaw na ng buhay ang kapatid ko! Ay, kailangan! Bagin natin ang nicho! Eddie, kumuha ka ng piko! Pare-pare, parang nga sandali ng piko! Oo ba? Salamat! Tara kayo! Bitoy! Tara kayo dyan! Paligtas ko sana si Bitoy. Matigas pa nga pala sa bakal to eh. Ganyan nga yan eh. Dinamita? Hindi ba meron kayong dinamita? Wala rin nung magagawa ang dinamita dyan, Mang Nano. Eh, disubukin natin. Baka pa pinasabugan natin ang dinamita, pati si Bitoy sumabog. Oh, hindi no, bale. Basta't pasabugin natin ang nicho. Doon tayo sa malayo. Doon tayo. Dahil tamaan. Oras na hindi mo na ibalik ang buhay ng anak ko, humanda ka, babae ka. Bitoy! Bitoy! Hindi natin inag eh. Magbabayad ka ngayon, babae ka, sa ginawa mong yan. Tatawag ako ng pulis. Pulis! Pulis! Sebs, huwag ka na muna. Huwag nang sabihing pinatay ko ang kapatid mo. Sino bang mag-aakalang may natutulog sa loob ng nicho? Sebya, itaan muna natin sa hinahon ito. Ano mo bang hinahon? Kung si Eddie ho bang ilibing ko ng buhay eh. May dadaan natin sa hinahon? Sige nga, utang. Ibaon nga ninyo. Huwag na ako kayong mag-away-away at tinatanggap ko ng kasalanan ko. Dapat nga sanang tiningnan ko muna ang loob ng nicho bago ko ipinasara. Pwes ipabibilibid kita sa kasalanan pagpatay. Tang, hindi nga pala ninyo pwede i-demanda siya hanggang hindi natin nakukuha ang katawan ni Bitoy. At bakit hindi? Nagdunung-dunungan ka na naman. Totoo ho yun. Yun ang tinatawag na corpus delicti. Kung walang bangkay, walang krimen. Delikti-delikti pa, patay na itong anak ko. Kumampi ka na naman. Basta hindi ako papayag na hindi siya maibilibid. Hindi siya maaaring umiwas. Hindi ako umiiwas, Sebya. Nakahanda akong tumanggap ng parusa. Kahit na mabilibid o kahit na pera. Pwes ipabibilibid kita sa sanang pagpatay. Pera? Anong pera? Baka ho ikaw ko hihingi kayo sa akin ng daños perwisyos. Nakahanda rin ho ako magbayad. At ang akala mo ba, ipapayag kaming bayaran mo ang buhay ng kapatid ko? Abaya naman ang hindi ako maaaring kumain. Sebya, sandali lang ka magulo. Palagay ko'y may katiran siya. Kahit na ba natin siya ipabilibid, ano pa ang magagawa natin? May babalik pa ba ang buhay ng kapatid mo?
Ano nangyari dito? Wala hong anuman. Meron nagkaroon lang ng konting diskusyon eh. Ah, ganun ba? Hala, magsayang lahat. Ang kapatid ko. Patay na ang kapatid ko. Eddie, Eddie. Mabuti pa iuwi mo na ito. Baka kumapano pa si Sebia. Anak, oh. Eddie. Iuwi mo na itong asawa mo. Dali ka. Yan, alip ka. Kain mabuti, Eddie. Panik mo. Anak, dahan-dahan. Paano ho, Mang Nano? Ano ho ang desisyon ninyo? Eh, bigyan niyo muna ako ng pagkakataon makapag-isip-isip. Mabuti pa eh, pumunta na kayo sa bahay mamaya at doon na natin pag-usapan. Mag-aaralan ko pang estimates eh. Bitoy! Bitoy! Iiwan mo na kita sandali, ha? Magpapakabait ka dyan! Husendang, payag na ba akong magpag-areglo kay Merle? Ano kaya ang mabuti kong gawin? Nag-iisa na lamang ako sa bahay na ito. Wala na si Bitoy. Ikaw na sana ang bahala niya, Sendang. Alagaan mo siyang mabuti. Sapagkat mahal ko siya, Sendang. Siya pa naman ang kabuka-kabuka ko. Bitoy! Nagmumulto! Sendang! Nagmumulto si Bitoy! Tama! Bitoy! Ikaw nga ba? Hindi ka patay? Hindi ka multo? Hindi nga! Anak ko! Anak ko! Buhay ka na! Teka! Ano ka nakarating dito? Kunin na pong ako dyan sa labas eh. Ha? Teka, hindi ba iniwanan kita sa loob ng nicho? Eh paano? Malamog doon. Tapos nainip akong kahintay sa'yo. Umin ako dito para matulog. Hindi ka ba nagagalit sa akin, Dang? Hindi anak. Galak na galak na ako. Buhay ka pala. Mangyari kasi eh. Akalain mo ba naman lagyan ng simente yung... Teka nga pala. Ang akala naman ngayon, eh patay ka na. Sino dyan? Halika doon, tulungan mo ako. Si Mia, halika mo susulok. Doon, halika mo susulok. Sino dyan? Oo, dyan, dyan. Ay, pumasok ka dito. Ayong mainit eh. Hindi, basta dyan ka pumasok at akong bahala. Tandaan mo ha, wakang kikilos miski anong mangyari. Pumirmi ka dyan at kuwatan ito. Bibili mo marami, Yoyo? Oo, una-una, madali ka. Baka tayo abutan eh. Aray, aray. Pasok pa. Namatay ang anak ko. Tanang! Sebi, atain na lang magamang natin pinamid sa daigdig.
Mang Nano, alam kong walang maaaring ipalit sa inyong anak. Pero may dalaw ako ditong 2,000 piso. 2,000 piso? 2,000 piso lang bang halaga ng buhay ng aking anak na pag-aaralin ko para kumuha ng karel at maging gabay ng aking katandaan? Ang kapatid ko! Murang-mura ang kapatid ko! Bargain sale pa! Baon ang tulong lamang ho ito. May kwarta ho ako at alam ni Eddie yan. Siya nga ho, tang mayaman nga ho siya. Balae, ang sabi ho sa amin ni Merlin, handa raw ho siya magbigay sa inyo ng pensyon na halagang 200 piso buwang buwan habang kayo nabubuhay. Palar ho ba kayo, Mang Nano? Ano pa nga bang magagawa ko, nandiyan na yan. Bigay mo na muna sa akin yung 2,000. At saka na natin pag-usapan yan tungkol sa pisyo. Ito ang 2,000. Balaan, nakikiramay ako sa inyo. Marahil talagang masakit mawala ng anak. Ano? Wala akong kasi sakit, Balaan. Meron nga akong 2,000 na sana'y maibibili ko si Bitoy na kahit na ano man ang kanyang hiligin. Yan ang lamang nagpapabili sa akin ng yoyo ang bata. Bitoy, saan ka manaroon ngayon? Nalalaman mo, mahal na mahal ka ng tatay. Totoo yan, Bitoy. May 1,000 yoyo'y maibibili kita ngayon. 1,000? Talaga tang 1,000 yoyo? Oo, Bitoy. Boses ni Bitoy. Nagmumulto yata. Bitoy, nasa langit ka ba? Wala. Nasa impyerno ka. Saan ka naroon? Nandito ako sa ilog ng bawal ate. Anong ibig sabihin ito, Mang Nano? Tatang, how could you do such a do? Wakadu, wakadu. Halika kayo. Talaga itong balay ko. Wala nang ginawa mabuti. Tam, talaga bang bibili mo ako 1,000 yoyo? Ikaw ang gagawin ko, yoyo. Okay na lang. Ang sabong. Ang sabong, 2 lang. Ito, maraming numero. Bakit ikaw hindi ka tumaya? Saan ako tataya? Saan ako kukuha ng pera? Piso yun, araw-araw. Ba't siya, maraming siyang tinataya araw-araw, piso. Paano? Tumatanggap siya ng pensyon. Anong pa sabihin ng pensyon? Yung tumatanggap siya ng pera, buwan-buwan. Mangyari, ang lolo niya, bitirano. Bakit ang lolo ba, hindi bitirano? Oo, bitirano rin. Ba't hindi ka tumatanggap ng pensyon? Eh, hindi siya na-recognize eh. Siguro makapili. Wala pang makapili nun. Pwede ka rin tumayatang araw-araw ba? Eh, saan ako kukuha ng piso? Sa Kuya Eddie! Napapasada siya araw-araw, mingin ka ng piso. Teka nga,
Talagang wise ka, anak ko. Manang-mana ka sa akin. Nuso na nuso. Ah, aray ko! Mengay, basta may sakit ako! Aray ko! Tang! Tang, bakit? Ano nangyari sa tatang Bigoy? Bakit ka, Tang? Walang ano man to, Eddie. Walang ano man to. Anong sakit ng tatang? Ewan ko siya sa sarili niya! Tang, ano nangyari sa inyo, Tang? Sabi, walang ano man to eh. May sakit ba ang tatang Bitoy? Ewan ko ba't yan natanong? Ewan ko nang itanong kay Bitoy, hindi niya nalalaman ang tungkol sa sakit kong ito. Pero bakit hindi nga ninyo sabihin sa akin, ano yan? Ay, walang ano man to. Malit na bagay. Sakit lang daw sa puso, ang sabi ng doktor. Ah, sakit lang pala sa puso, akala ko. Ano kayo, sakit sa puso? O, may delikado yan, Tang. Nagpatingin na pala kayo sa doktor, ano yung ginagamit sa inyo? Wala. Ayaw ko na magpagamot. Bakit ayaw ninyo eh? Delikado po yung sakit ninyo. Wala naman akong may pambibili ng gamot na inihatol niya. Talagang ganyan. Basta ang tao ko mamamatay, yung mamamatay. Huwag ka muna umiyak dyan, Bitoy. Tang, kailangan magpagamot kayo ng maagad dyan. Huwag na, hindi ko kaya eh. Magkano daw ho ba ang gamot dyan? Piso isang iniksyon. Kinakailangan daw eh araw-araw akong iniksyonan. Magpa-iniksyon na kayo. Akong bahala, Tang. Bibigyan mo ako ng piso araw-araw? Oho, sasabihin ko muna kay Sebia. Aba, huwag mo na akong tulungan. Bakit po? Hindi ko sana gustong malaman ni Sebia itong tungkol dito sa sakit ko. Alam mo naman yung masyadong iyakin at nerviosa yung asawa mo. Pero... Kung sasabihin mo rin lamang sa kanya, kalimutan na natin. Sapagkat ibig ko sanang maging sikreto natin dalawa ito eh. Hindi ko kayo maaaring bigyan ng piso, Tang. Hindi ko sinasabi kay Sebia muna eh. At bakit hindi? Paano alam ho niya kung makanong kinikita ko araw-araw? Siyempre, hanapan ako noon. Ang ibig mo sabihin eh, ini-entrego mo lahat ang iyong kita sa kanya. Hindi ka man lamang kumukupit kahit na pansigarilyo. Meron na akong piso, pang merienda at pansigarilyo. Piso? Oo. Eh, yung pala naman eh. Tamang-tama naman pala eh. Paano ho naman ako? Paano kung may merienda? Di gugutumin naman ako. Kalimutan na natin. Nakalimutan kung mas mahalaga nga pala ang sikmura mo kaysa rito sa biyanan mong masama. Tatang naman kung magsalita. Huwag kayo magsalita ng ganun, Tang. Sa inyo ko na bibigay ang piso araw-araw. Paano merienda mo? Hindi na ubali, magtitiis na lamang ko ng gutom. Basta magpa-inexion lamang kayo. Akong bahala. Ganun eh, bibigyan mo ako ng pisong pensyon araw-araw. Oo, huwag na lamang ninyo sasabihin kay Sebia, o. Bay, talagang hindi dapat. Napakabuti mong manugang, Ede. Siya, alis na ako, Tang. Teka muna, Ede. Bakit, Tang? Kapag merienda ka na ba niyang lagay na yan? Hindi pa nga ho, eh. Di kung ganun eh, nasa sa'yo pa yung piso mong rasyon. Oho. Ibig na ba ninyong paggamot ngayon? Aba, ikaw itong may sabing agarin ko itong sakit ko eh. Pakatapos tatanungin mo pa kung ibig ko na magpagamot. Aba, sabihin mo kung ayaw mo ako tulungan. Ito na ang piso, Tang. Alis na ako. Baba, Kuya Eddie. Tang, magpapagamot ka na ba ngayon? Anong magpapagamot? Tawagin yung kubrador. Bakit ah? Tataya tayo at naalagaan natin yung numero. So, kaya na tayong piso araw-araw. Mag-aalaga tayo ng numero. Tataya kang kamukha ni Manchaco sa waiting? Aba, natural. Talagang madaling lukuhin yung bayo mo, no? Piso? Ay, 50 o 50 na tiyan mo.
tubig. Inday? Sebya! Ano ba yung tila narinig ko na merong parang Aba, umiiyak ka nga. Hindi ho, Nay. Ano bang hindi? Inaway ka na naman ni Eddie. Hindi ho. Saan ba narin niya mahadera niyan? Ano naman ang ginawa? Wala ho, Nay. Ano bang wala eh? Umiiyak ka? Kasi ho, nag-aalala lang ho po tungkol kay Eddie, Nay. Hindi ba niyo napupunan itong mga huling araw? Nangangayayat siya. Medyo nga napansin ko kahapon. Napuna ko nga ho, pero pinagkakaila niya. Hindi raw siya nangangayayat. Pinagkakaila naman. Pero madali ho namang mahalata si Eddie pag nangangayayat eh. Is it not, Nay? Is it not? Ay, talaga. Pag nangangayayat siya, lalong umuusli ang baba eh. Eh, hindi naman ho siya dumadaing. Pero madalas ho siyang walang gana kumain, tsaka nahihilo. Nahihilo? Aba, baka lumalabong mata. Hindi ho, Nay. O baka naman nalilipasan ng gutom. Yun din nga ho naisip ko eh. Pero impossible naman ho ika ko dahil binibigyan ko naman siya ng piso araw-araw para sa pagkain niya sa labas. Sebya, huwag ka naman magagalit sa itatanong ko sa'yo. Paano bang areglo ang ginagawa mo sa kinikita ni Eddie? Lahat ho ng kita niya sa maghapon, binibigay niya sa akin. Pero itinatago ho niya yung piso para sa merienda niya. Kabisado ko naman ho kung magkanong kinikita ni Eddie sa maghapon eh. Dahil tuwing dadaan ho siya sa harap ng tindahan ni Aling Gundang, eh nililista ho kung ilan ang pasahero niya. Aba, di yata si Aling Gundang pa inspector mo. Checkers ho, Nay. Checkers. Ilang araw mo na ba napupunan ganyan si Eddie? Mga isang linggo na ho, Nay. Sebya, ano ka ba naman? Pero I'm so worried, I tell you. Alam mo, dapat natin gawin. Dapat yung magpatingin sa... Aba, ito na ho si Eddie, Nay! Ano nangyari sa'yo, Eds, ha? Eds? Eddie, may sakit ka ba? Wala ho, Nay. Kaya lang. Ha? Ha? Eddie! Eddie! Hindi ko na ho alam yung iba. May sakit ka nga, Eds. Bakit hindi ka pa magpatingin sa doktor? Wala akong sakit, Eds. Eddie, bakit na naman napakatigas ng ulo mong bata ka? Talaga naman ho, wala akong sakit eh. Lipas gutom lamang ho ito. Malilipas din pagkakain ko. Lipas ng gutom? Pero bakit hindi ka nagmimerienda? Binibigyan naman kita ng allowance ha. Kung kulang, dadagdagan ko. Hindi, Eds. Piso lang naman daw ang kailangan niya eh. Siya nga naman. Baka kayo ibinibigay siya yung... Niya? Sino siya? Ano ho, Inay? Sino ang binibigyan mo ng piso? Ang tatang mo. Ang tatang? Paano napasali si Mang Nano sa paglipas mo ng gutom? Hindi na niya gustong ipasabi ito. Pero sa tatang ko ibinibigay yung piso ko. Para ano? Para isabong niya? I'm so ashamed, I tell you, Nay. Teka muna, Sebs. Yan ang hirap sa'yo. Masyado ka sa tatang eh. Hindi mo pa alam kung saan dinadala yung piso eh. Eh, saan ka dinadala? Sa doktor ho. Sa doktor? Bakit? May sakit ba ang tatang ko? Hindi na nga niya gustong malaman mo't baka nervyusin ka. Pero meron siyang sakit sa puso. May sakit sa puso ang biyanan mo, Eddie? Oo. Inabot ko inaatake no isang araw. Maawa ka isa kanya. Diyos pati ko. Si Bitoy, iniiyak na siya. Kaya pala matagal ko na hindi nakikita ng akong napakasama akong anak. Galit agad ako sa kanya kanina.
Edsali ka na sa mga tatang, baka atakihin yun, hindi na kami magkita. Kailangan dumalo ni Sebia sa kanyang ama. Sige, pati ako sasama. Magbihis ka na, Sebia. At ikaw naman ay kumain na. Oo, gutom na gutom na nga ako. Well, si Kuya Edi! Si Kuya Edi! Bakit mo ako hinahanap dito eh? Kasi kanina ko pa hinihintay, hindi ka dumaan ngayon eh. Hindi na nga ako nakadaan doon kanina dahil masyado gutom ko eh. Inutusan ka ba dito ng tatang, Bitoy? Hindi, galit na kaya ako nagpunta na sa Hititi. Kakain lang ako sandali, ha? Pupunta na kami lahat doon. Kawawa naman ang tatang. Ako nga kawawa dahil pinin ako sinisigawan pag wala pa yung piso, eh. Huwag kang ganun, Bitoy. Magpasensya ka na sa tatang mo dahil yung pisong yun ay siya nagbibigay ng ginhawa sa kanyang karamdaman. Aba. Huwag ka na umiyak. Kasi naiiya ako sa sarili ko. Bakit, ate, ha? Bakit ka umiiyak, ha? Ate, ate, ha? Kasi nung malaman ko kanina yung tungkol sa pisong binibigay ng Kuya Edi mo sa tatang, akala ko pinapansabong lang niya agad. Hindi na siya nagsasabong ngayon. Kaya nga ako nahiya sa sarili ko, eh. Ayaw na nanasabong, eh. Waiting na lang. Kaya nga, huwag na kayo mag... Ano? Oo, di na tumataya ang tatang araw-araw, eh. Tumataya ng piso araw-araw sa waiting? Oo, kaya nga maintang gulo dahil nauna pa yung... ang pangalan niya, yung kumbador, kaysa sa Kuya Edi. Ibig mong sabihin, Bitoy, imbes na ipagpagamot ng tatang yung piso ibinibigay ko, itinataya lang niya sa puwete? Oo. Huwag pa paano ang gamot niya? Hindi na ba siya napapagamot? Sana. Sa doktor, hindi ba may sakit ang tatang? Asumbalo siya, wala naman sakit ang tatang eh. Waiting lang ang sakit niya. Edi? Talaga namang nakita kong inatake na eh. Hindi ba iniyakan mo pa noon? Ah, yun ba? Stir lang yun. Stir. Anong stir? Binubola ko lang ko siya. Pero, inay, kung kayo man ang nakakita sa tatang noon, pihong matatakot din kayo eh. Hindi ba kayo pupunta sa amin ako, Edi? Kaya na ba, Nay? Well, ano pang gagawin natin doon? Eh, pamweting lang pala naman ang hinihingi sa iyo ng biyanan mo. Hindi. Kami na lamang ni Sebs. Aba, ayaw ko sa inyo. Kaya bahala. Alis na ako. Alis na rin ako, ate. Kuya Edi, hindi na kayo mauna na ako sa inyo, ha? Baba. Mula ngayon, wala nang bigay-bigay ng piso sa tatang. Pero, Sebs, yung magagalit na naman yun. Sa akin na naman ibubunto ng galit nun, eh. Siya pa may gawin magalit? Ay, kailangan pumunta ako doon. Halpi yung naghihintay sa akin yun. Pwes pumunta ka mag-isa mo! Tang! 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 Ayaw nung... hindi na ako kumapagbigay ng piso sa inyo dahil... ayaw nung ni Sebia, eh. Bakit naman nalaman ni Sebia ang tungkol dito? Hindi pa sinabi ko sa iyo. Lihim natin dalawa. Oo nga. Napilitan ako magtapat sa kanya dahil hinimatay ko ako sa kutom eh. Kahit niyang nalaman niyan para sa sakit ko, ayaw rin magbigay. Oh, Sendang. Pagmasdan mo anak natin, Sendang, napakaramot. Aray ko. Ang puso ko. Matake. Matake. Aray ko. Ang puso ko. Nakita mo na, pati si Bitoy ay umiiyak. Hindi ka ba naawa sa bayaw mo? Siya nga ako dahil lang kung bakit nagalit si Sebi eh. Ano? Sinabi niya, tinataya lang daw ninyo sa waiting yung pisong ibinibigay ko sa inyo. Gunggong! Kaya huwag ninyo akong sisisihin, Tang. Ang anak ninyo ang gunggong, eh. Hoy, huwag mapagsabihan ng gunggong itong anak ko, ha? Hala, doon ko sa tabi!
Pero ikaw din ang sinisisi ko, Eddie. Bakit, Otang? Kaya nga naloko sa akin. O, hindi na bali ang panluloko ko. Yan ay maliit na bagay. Ang ibig kong sabihin, bakit ka masyadong nagpapadumi na dyan sa asawa mo? Anong duminatang? Lahat na lamang isinasangguni mo. Pati ba namin pagbibigay mo ng piso eh, dapat pa nating ilihim? Bay, ano ka ba? Ikaw ba yung lalaki o bakla? Tatanggam ako magsalita. Ngayon natigil ng sustento. Hindi yan ang kinaiinis ko eh. Ang hindi ko masikmura ay yung mga lalaking nagpapa-under sa kanilang mga asawa. Pero Tang... Ano pero Tang? Dago sa bagay, mas dapat kong kampihan si Sebia sapagkat siya ay anak ko. Pero mas dapat natin bigyan ng timbang ang ating pagkalalaki. Masamang pamihasahin niya si Sebia, Eddie. Ano? Ano ang ibig niyong sabihin, Tang? Alam mo, ganyan-ganyan nung nabubuhay si Sendang. Ibig akong supilin. Alam mo ba ang ginawa ko? Ano, Tang? Bay, nanligaw ako sa ibang babae. Kusma, Joseph. Masama ko yan. Masama kung didibdibin mo ang panliligaw. Ginawa ko lamang yon para siya bumait. Kaya, ang nangyari, pinapasyal ko kung sino-sino. Mga byuda, dalaga. Ano ang nangyari, Tang? Abay, nung nalalaman niyang namimiligro siya, akala ay biglang bumait. At nagbago. Kaya mula noon, akong naging padre di pamilya at nagkaroon ng sariling desisyon. Hindi ko humaring gawin kay Sebia yan dahil, Sebia, mahal ko siya. Ang lelong mong panot. Dapat natin bigyan ng leksyon yan si Sebia. Ibig niyo sabihin, manliligaw ako. Manligaw ka, di ako unang bumugbog sa'yo. Hindi ko naman kayo maintindihan eh. Sabi ninyo, manligaw ako para bumait si Sebia. Hindi ka talagang manliligaw. Ikakalat lang natin ang balita na ikaw ay may kinalulokohang ibang babae. O ano, naintindihan mo na ba? Magandang mga po, Ali Rosa. Damaga naman, Ali Marang. Andiyan na ba, Sebia? Ay, wala. Umalis eh. Bakit ba? Importante pa naman. O ano ba kailangan niyo sa kanya? Manghihiram mo sana ako ng bag eh. Bag? Oo. Aba, meron na pala akong bag sa itaas. Titingnan ko kung magustuhan niya. Kukunin ko. Oo, oh, salamat. Sige. Rosemary, samahan mo muna si Alimbarang doon sa inyo, ha? Sige na. Sandali lang. Sige na, pasok na muna. Alimbarang, wala ko kayong bag. Hindi ko sa nakikialam ako. Pero, ba't kayo nang hihiram? Ewan na eh. Aba, Alimbarang, ay, hindi ko na lang. Oo, sandali ano? Lang, ha? Narito na ang bag na hiniram ng Alimbarang. Naku, ang ganda pa nitong pinahiram niyo sa akin, ha? O, sige. Alis na ako, Alimbarang. Adjust, adjust. Ang tito, Bitoy. Oh, ba't narito ka na naman, Bitoy? Ba't ka narito, Ate Celia? Ba't ako hindi mapaparito eh? Bahay ko yata ito. Uy, manong tumigil-tigil ka dyan. Ganitong pagod na pagod ako galing sa palengke, ha? Nangyari, talagang nagulat ako sa iyo eh. Nagulat na pa paano? Akala ko kasi, ikaw ang kasama ng Kuya Eddie. Kasama? Kasama saan? Toy. Totoo. Sa Sintimero, magkatabi pa sila ng babae sa jeepney. Katabi lang pala sa jeepney, di pasahero lang yon. Pasahero? Meron ba pasahero? Sila lang dalawa, siksikan sila. Sila lang dalawa, wala naman nakasakay. Bitoy, baka gawa-gawa mo lamang yan. Totoo, sumarosim naman ang... Nagsisiksikan sila? Oo, may tsado silang siksikan eh. Ano itsura ng babae, Bitoy? Ewan ko, nagatalikod eh. Tapos nagbulungan sila, no? Nakabulungan sila. Tumawa yung babae, sabi ng babae, ha, ha, ha. Tapos nagbulungan sila, nagurutan pa, sabi ng babae, aray. Talaga? Oo, sarap. Naku, oras niyang edi niyang pag-uwi niya. Grrrr. Sebia. Ati Sebia, alih mo na ko, ha? Ali Rosa. Inay, may kalachuchi na ako si Edi. Kaya ako pala nagbihis pa siya ng bagong folly shirt kanina. Ka muna umiyak. Hintayin mo si Eddie at magtanong-tanong ka sa kanya. Ayun na yata siya. Huwag kang kikibo. Tingnan natin kung ano iaarte niya. Oo, Nay. Aba, bakit maga ka umingay ni Eds? Papalitan ko ng poly shirt. Hindi ba kapapalit mo lang kanina ng poly shirt? Eh, ang may pawis na ito, nakakaya naman sa mga pasahero ko. Inay, siya nga pala. Pwede ba makahingi ng konti pa ba mo? Nangagapatak lang, ha? Aba, bakit, Eddie? Nakamuremi. Ano sinabi mo sa akin?
Remy! Narinig kita, tinawag mo ko na Remy. Bakit mo ko tinawag na Remy? Nakamali lang ako. Saan ka galing niyan? Lagay na yan, halalaki ka. Eh, hindi pa masada. Sino, Joseph, saan pa ako magkakaling? Magkano'ng kinita mo? Ha? Magkano'ng kinita mo sa pasada? Wala pa eh. Wala kang kinita. Abay, kanina umaga ka pa pumasada. Ang aga-aga nga umalis niya na eh. Na-flat ako eh. Kaya nga ako pinawisan ng ganito sa pagpapalit ng goma eh. Yun yung ayos ko. Saan ka lugar na flat? Pwede sa karsada. Saan pa? Kung magtatanong... Hindi ba sa cementeries? Doon, ha? Sa may sementeryo? Sa harap ng rural bank? Eh bakit naman kayo napadpad doon? Lalaki ka. Hindi naman linya ng jeep yun. Bakit ka nga pa nalapunta sa cementeryo? Siguro nakikipagkaibigan ka sa mga patay. Hindi. Ba't kung magtatanong naman kayo, para kayong mga hukom, nakakainis eh. Kung gano'n, inaamin mo, nasa cementeries ka nga kanina. Oo, oh, ah, una. At may katabi ka sa Francis. Katabi? Huwag ka magkailan, nakita ka ni Bitoy. Si Bitoy? Nakita ko? Ano yung dinaldal ng Bitoy na yun? Totoo nga, oh, inay. Sevia, Sevia, huwag ka muna kumiyak naman ang ganyan. Maka na dyan! Ay, hindi. How could you? Kumiyak na naman! Apa, ikaw na may kasalanan na ikaw pa nagagalit. Eh, nakakainis na ho eh. Kung minsan gusto ko pa, maghapon ako sa karsada eh. Pagdating mo dito, wala yung sasalubong sa'yo. Makanong kita mo, makanong kita mo. Pag medyo kulang, iyak, away. Kakabwisit na. Aba, Eddie, nagiging barumbado ka na ngayon magsasagot, ha? Iyak kasi si Remy. O yan, Remy na naman din ay Remy. Siya naman Remy yan. Siya Oy, bakit ba sa tuwing ibubuka mo yung bibig mo? Laging Remy na lang ang Remy yung nasasabi mo, ha? Sino ba Remy yan? Yung pasahero ko, si Ali Remedios, di ka malati yung... Bakit ba? Ano nangyayari dito? Kakang! Bakit anak? Siguro inapi ka na naman ang biyana mong aristokrata, no? Aba, manganak ka dating-dating namang ni Tina. Si Eddie Hodang! Oh, eh ano? Sige, magsumbong ka. Bakit Eddie? Inano mo siya? Meron mo siyang kalachuchi. Kalachuchi? Totoo ba ito, Eddie? Baka naman hindi totoo ang hinala mo, Sebya. Alin Rosa? Mario ba? Huwag muna kayong makialam. Abay! Ano ba gusto niyo malaman, Tang? Nais kong malaman kung totoo o hindi ang ipinaparatang siya ni Sevilla. Huwag ka sasagot. Totoo nga bang ikaw eh may kalachuchi? Huwag ka na sumagot. Imposible kang aminin mo sa akin sapagkat ako'y biyanan mo. Subalit, marami kong nababalitan tungkol sa iyo lalaki ka. E kay ikaw eh nakikipagtakbo sa simenteryo. At ang pangalan daw ng babae eh, Remy. Bubugin niyo siya lang, bubugin niyo. Bubugin? Ano akala mo sa akin? Ay, sa bagay na yun ako'y hindi nakikialam. Sa bagay, ikaw rin ang may kasalanan. Ho? Oh, ako ba ang may kasalanan? Si Eddie ba akong kakampihan ninyo? Sa bagay, hindi ko sinasabing tama ang ginawa ni Eddie. Pero, ikaw rin ang may kagagawan. Aba, si Mang Nano naman. Eh, kahit na ho ba anak ko si Eddie eh. Kahit na anak ko si Sebi, Aling Rosa. Eh, iba ko. Huwag naman sana lalaking lumuwid eh. Di ho. Pero, sa nakikita ko rito kay Sebi eh, maaaring maglukong asawa. Bakit, Utang? Ano ba ang masama ang pinakisama ko sa kanya? Masyado kang masungit. Wala kang iniintindi kundi kinikita ni Eddie. Masyado mo siyang dinudumi na.